No, but may control. Kasi ang sa akin, tita, ang alcoholic is iba siya sa mahilig lang pumarty. Nagkikrave yung alcoholic. Iba po yun eh. Nagkikrave yun na hinahanap. Matindi na yun. May hilig na yun. Health na talaga. Hindi ka parang makaka-function. Rehab na talaga yun. Yung tipong paggising mo sa umaga, kailangan mo lang uminom ng... May kilala ka bang ganon? Lumaki ka ba na may nakilala kang ganon? May... Ano po, siyempre may mga kaibigan akong gano'n. Hindi, sa loob ng bahay. Wala po. Wala. Mami, hindi. Promise. Wala ko sinasabi. Promise talaga, tita. Wala, hindi po talaga. Promise. Gano'n kayo madalas mag-usap ng mami mo ngayon? Last week, nag-usap kami. Ayun, nangungumusta. Tinatanong niya yung sizes ng mga anak ko. Ang sagot ko sa kanya, ma, hindi ko po alam. Kasi malalaki na sila. So, bibilan niya raw ng sapatos, bibilan niya ng mga damit. Sabi ko, hindi ko po alam yung size. Kung kailan lumayo ang mami mo at saka kayo naging malapit sa isa't isa, no? Totoo po. What's your fondest memory with your mom as a child? Itong nakakatuwa. Okay. Hindi kayo makakapaniwala, pero talagang ito nangyari to. Si mami kasi alam naman po natin, sobrang busy niyan. Okay. So, ang may times na... Kinukuha kami niyan. Tapos, alikay dito. Kayong tatlo. Si Kenneth, si Kiko, tsaka ako, si Kuya. Siyempre, tanda na noon, di ba? So kami, alikay dito. Kinukulong niya kami talaga. Doon kami sa kwarto niya. Lahat ng gusto namin, ibibigay niya lahat. Talaga. Kasi hodang laruan. Hindi namin kailangan mag-shopping. Darating ang laruan sa kwarto, mga bago. Oo naman. Superstar. Meron pang one time, nakipagtaguan niyan sa amin. Nakipaglaro talaga sa buong bahay. Ginawa namin playground. Ginawa namin taguan. Mag-ilang taong ka nun? Pag bumawi yan, matindi na naman siya bumawi. Yung sa mga pagkukulang niya sa amin. So wala ka namang tampo sa mama mo? Wala po talaga. Saka dahil, okay. Rufa, ako man siguro lumagay sa katayuan nila Lot-Lot, di ba? Si Kenneth, saka si Kenneth, at saka si Kiko. May pagkukulang man ang nanay ko, nakatulad ni Nora Honor. Kahit maraming pang pagkukulang, sa isip ko na lang na minahal niya ako kahit hindi niya ako kadugo, sobra pa sa sapat. Totoo po. Diba? Yes, totoo. Sobra-sobra pa yun, di ba? Saka parang yun nga, parang sobra na nga yung relasyon namin eh. Parang hindi mo isipin na may pamilya palang ganito na kahit sila, sino lang ba ang anak ni mami? Si kuya, di ba po? Pero hindi mo mahalata eh. Dating hindi ko mahalata. Sino ba talaga anak ni mami? Sino ba talaga totoo niya? Baka pinagbintangan mo pa nga ang ampon si Ian, di ba? Hindi ko alam na siya ang tunay na anak. Oo. Hanggang sa, sabi ko, sino bang... Medyo kahawig ni mami. Sabi ko kasi ako puti-puti ko, yung mga kapatid ko. Si Lot-Lot, tapos mistisa kaming ganyan. Tapos si kuya, parang siya yung pinaka-naiiba. Sabi ko siguro nga siya. Hanggang sa ko in-infirm ni Ate Lot na si kuya nga lang daw. But ang explanation ni mami, lahat kayo anak ko. Si kuya mo lang ang nanggaling sa tiyan ko. Kayo lahat nang galing kayo sa Diyos. Sabi Ano wish mo para sa mami mo ngayon? Just in case she's watching. Birthday wish mo sa kanya? Birthday wish, ano... Wala, parang wala. Pero sana umuwi na lang siya. Para magkita-kita naman. Kasi alam ko, nalulungkot din yun doon. Dahil, siyempre gusto niya rin kami makita. Mga anak niya, mga apo niya. Lalaki na si Janine, my gosh. Ang dadalaga na ng mga apo niya. Sana mas maging masaya pa siya. Miss na miss mo na ang mami mo. Siyempre po, sobra-sobrang miss na miss ko na siya. Lalo na ngayon, na-appreciate ko talaga lahat ng tinuro niya sa akin. Kasi noon, parang... Hello, ba't nyo ba ako pinakikialaman lang? Lahat take for granted mo. Diba? Yung mga pag-inom ko, yung mga pag-gimik ko, yung mga pag-ibig kung tama naman mga sa baliw. Huwag nyo ako pakialaman. Pag-ibig. Ayoko nang ginagano na ako. Sutil ito noon eh, napakasutil. Pero ngayon ko talaga po na-appreciate. Alam mo talaga, tita, tama talagang nanay ko. Yung mga sa mga nanonood. Makinig kayo sa nanay niyo, minsan ang corny lang. Pero lahat nung nakarelasyon ng mami mo, kasundo niyo naman. Okay naman po. Si John Rendez, okay lang. Hindi na. Bati na kami ni mami. Si John Rendez, okay din. Si John Rendez. Alam niyo po, ito, nagkita sila nila kuya sa States. Okay na okay naman si kuya John. Alam mo talagang... Kayo na lang yata, hindi. Ibig ko sabihin... okay naman siya ngayon. Hindi mo naman sasabing kontrabida siya na hello. Dapat naman, Matet, sa haba naman ng panahon. Ano na siya? Dapat lang. Matured na siya. Talaga matured na. Dapat lang naman na... Hindi po makakausap mo na siya ng maayos. Na, but dati? Hindi. Ibig ko sabihin yung makakausap mo siya ng... Yung, heart yung to heart. Buhay, yung tungkol sa buhay. Why, before hindi mo siya nakakausap? Hindi, kasi siyempre may mga gimmick naman siya nakakaiba. Matet! Ano ba yan? Tita! Okay, anong message mo, Matet, sa mga...
mga artista ngayon na nalululong sa bawal na gamot or yung sa pagiging Naku, alcoholic? Alam ninyo, sa totoo lang, maraming taong walang trabaho ngayon. Mm-hmm. Yung mga binibigay sa inyong blessings, eh huwag kayong magpaka, ano, anong tawag doon? Alagaan nyo yan. Yung magpaka mahadera, yung magpaka ingrata. Mm-hmm. Oo, huwag kayong ungrateful. Pagbutin nyo yung trabaho nyo, yung mahalin nyo yung trabaho, masalamat nga kayo, iba nga sa inyo, hindi naman ganun kagagaling. Oh, eh, ay, ng ano traba- ka? Totoo naman ay, dito, di ba? Kasi ito, bata pa, nakaaaro. Ayoko naman ng ganun. Marami yan sila, yung mga mapapanood mo, mm-hmm. artista ka, ganun. Mm-hmm. Ibig ko sabihin, mahalin nyo yung trabaho nyo. Alam nyo, daming may gusto nyo nandyan sa pwesto nyo. Nalilis mo bang showbiz, Matet? Totoo naman po yan. Eh, marami nga nagtatanong, ano ka ba? Hindi ka naman nag-aartista. Kamusta naman kayo? Nag-aartista, wala akong kumukuha sa akin. Kaya kayo, itong mga artistang to, huwag naman kayong ganyan. Pagbutihin nyo, alam nyo, one day, makita nyo na lang, ay, laos na ako, sayang. Sana kinuha ko yung pagkakataon. Okay, so Matet, if the producers are watching now, you're available to work. Yes, super. Okay. Parang ganda-ganda pa rin itong mga tanda. It's Drew okay. Barrymore. Well, Matet, thank you so much for having on Paparazzi. Sa pagkakataon. Maraming salamat. Thank you. Refreshing. Ang bagets niya, talagang grabe. Okay. At saka hindi nagbabago, no? Oo, mabait pa rin. Good luck, Matet, and everything. Thank you po. Salamat. And sa pagbabalik po ng Paparazzi, it's hula-la time. Oh my goodness, hula-la. Ito na, mga blind items. Listahan ng local celebrities na allegedly ay mga alcoholic. Sino-sino po mga yan? Abangan nyo po sa pagbabalik ng Paparazzi! Retouch! Next yan. Mga artistang napabalitang nalulong sa alak, ibubunyag na sa hula-la. Back here on Paparazzi at ngayon, mainit na pinag-uusapan ang press statement na pinadala ni Ms. Lucy Torres Gomez. Kami po ang isa sa mga una naka-receive ng press statement na to. And if you remember, si Richard Gomez is running for congressman sa 4th District ng Leyte. And they say that he was disqualified and Lucy will now take over. Ito po ang statement na galing po fresh from Ms. Lucy. On my part, while running for Congress or for any political position for that matter, is farthest from my mind. I have decided after every careful thought, much prayer and consultation with family members and people I hold in high esteem, to accept the request of my husband and heed the clamor of the people to challenge the leadership of the Cordillera dynasty in the 4th District of Leyte. We live in a democracy and the people have the right to choose their leader by election, not by virtue of someone merely filing a case for disqualification. My husband will be beside me all the way, in the same way that I am also always with him all the way. I hope and pray that the support they have thrown beside him and behind him, in great measure, they will also generously extend to me once I substitute for him. Lucy, kami po na mga kasama mo dito sa Paparazzi at sa TV5, we wish you the best of luck and we'll be behind you all the way. And alam ko, pag ikaw nanalo, isa ka talaga sa pinakamatalino at pinaka-fashionistang congressman sa Pilipinas. Anyway, here's Tita Christy and Dolly. Okay, maraming salamat sa Rufa. Ako naman talaga, sa bawat minuto, sa bawat hiblasi, Lucy Torres Gomez, eh, karapat dapat lamang na tumakbo sa posisyon more than qualified. Na binakante ni Richard dahil sa mga nag... Alam mo na, ang dami na, pag-artista kasi talaga, lapitin talaga ng mga question, ng mga ganyan na kaso, di ba? Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy po tayo. Dalawang linggo na po nakararaan, inuna natin yung mga machong aktor na questionable pa lang kasarian. Sumunod, yung mga babae at lalaki ng showbiz na tibo at bading. Sumunod, yung mga aktor na sumikat dahil gumamit ng koneksyon sa mga bading. Sa pagkakataon pong ito, mga kaibigan, ay ang mga artista naman pong di umuri alkoholik ang ating sisilipin. Ito po ang mga personalidad na sa sobra-sobra nga na paghanap ng alak at pag-inom, eh, nasa sakripusyon na po ang kanilang katawan, ang kanilang karera at kinabukasan. Makakasama natin syempre, Dali Ann? Syempre, ang mga pinakamamahal natin kapatid, June Lalin. May ipamaloy. Magandang hapon sa inyo. At syempre, si Mati. Sa susunod din natin makakasama si June, pumunta siya na Las Vegas, di ba? Hindi, babalik ako. Ah, babalik ka para dito. Ang pasalubong. And of course, si Matet. Okay. Mm-hmm.
Una na, dali. Sige. Pwede na tayong kumuha. Ito talaga may mga bote. Hindi po talaga pwede sabihin yung pangalan. Eh, pasisilip lang natin. Okay. Sino magsasabi nun? Kami magbibigay ng clue. Oh, sige. Feeling ko nandito ang picture ko. Picture mo. Ikaw ba? Naghahanap ka pa rin ba hanggang ngayon? Too relax. Pero not naman during work. Parang, pero I always say I consume alcohol but I don't alcohol consume. Sabi ni Icy, sa bahay ka na lang daw umiinom.